Kaibigan, pero eto na nga ang game number one, Execration versus Onyx PH. Red Side, papakilala ko lang to, anak for the Atlas. Kun naman sa kanyang Esmeralda, Krisha. O sa kanyang Carrie J naman for the Kufra and Yuki sa Thams. At para naman dito sa kabilang banda for Team Execration, Hate will be using this Ling sa Gitnu for this Uranus, Etomax for Valir, Benny Cutie for Masha, and the Chakno naman dito for Akai. By the way, sa pato may nag-PM, pahabol lang. Okay. Shoutout kay Doc, Samantha, Salinas. Ayan, shoutout daw sa mga players na taga Tacloban, specifically sa Tacloban. Ayan, shoutout sa mga taga Visayas natin dyan na nagmo-Mobile Legends. Ayan, shoutout ko sa inyo. Pagpatuloy nyo lang yan, mga kaibigan, na gumaganda na naman ang ating community kahit paano. So, ayan, balik tayo sa laro. Eto na nga, ang mukhang manggigigil na agad dito si Sagitnu. Mukhang masakit din to kasi yung damage nung kare kaya niya ibigay. Pero, eps, naku po, mabibigyan pa nakapag-flicker in si Krisha plus the 1,000 pounder. Pero first blood na punta pa doon kay ano, kay Kari. Papunta pa nga yung tropa ng Onyx PH. Pwede pa, ayun po. Grabe naman mga kaibigan. 2-0 lead kagad sa early stage ng game natin for this Execration at Onyx PH. May feeling ko nagka-problema dito ang ano. Advance masyado si Mae. Nag-advance masyado si Mae. Pero syempre, si Chakno bilang tank, kailangan yung supportahan yung team niya. Mm-hmm. So tutulungan na tutulungan niya talaga yun para kahit papano makaback. Pero ang problema, ginawa na kasi ng opportunity ng Onyx PH yun para i-go si Chakno dun kasi mamamatay na silang dalawa. So for that one, malaking angat agad for the early stage of the game dahil dun sa perang yun. Kaya so, gusto rin kasi ano, gusto rin kasi kuwanin ni Mae yung possible red buff na kukuwanin sana ni Kari. Eh hindi pa masyado nagre-red buff. So naging error yun para sa kanya. Pero okay lang yan. May maaga pa naman para tignan natin kung sino man nanalo. Pero eto na nga mga kaibigan, si Hey, tamang talon lang. Nakita dito yung Atlas, patay pa nga. Yuki na bumulado. Tempest of Blades, nakibigay double kill para sa kanya. Pero meron pa din, gusto silang kuwanin dito yung blue buff ng Esmeralda. Eh hanggang ngayon, hindi pa nakukuha. Oo, tama ka dyan. So, naku po, medyo nawalan lang din naman ng buff dito si Esmeralda. But it's fine, hindi naman din big deal sa kanya. Kaya na mga ano eh, kaya na mga lumabang kahit walang blue buff sa early stage. Pero yun nga lang, eto na si Sagitno. Naku po, nagkamali na liko mga kaibigan, trying to escape, aabulin ni Kuya Anak at gagawin Anak pati sa Cyclone Eye, dash in pareho, dash out parehas, pero ito si Eto mga counter backup lang din naman muna mga kaibigan. Sa top lane ganun din si Yuki, 2-3 ang ating score, 2 minute game time tayo dito, wala pa naman masyadong big deal na nangyayari, pero ang kinagusto dito eh sa as early as 3 minutes nagsusubukan na agad, suntukan na agad, wala nang intro pa, gera na kumbaga. Eto mga ayun na dali mga kaibigan, si Kuya Eto mga naku po, patay on the top lane. Lalaban ng mga tropa. Kita natin dito yung binigay na halos lahat ng skills dito ng Onyx PH for that kill. So maganda nga naman yun kaysa makatakas pa yung isang players or si Etomac dito, di ba? Pero mukhang nagkakakitaan na naman ang mga tropa. So eto ang mid lane natin. Si Chakno naman, level 4, level 7 na pala si Hate. Mm-hmm. So siya yung may pinakamataas na level dito. So kailangan i-maximize ni Hate yan. Pero ang problema, yung top lane. Uh-huh. Yung top lane yung nahihirapan kasi halos lahat ng pressure ng Onyx PH pinupunta kay Mae. Kay Mae lang talaga nakapunta kasi alam nila kung paano mangulit yung Uranus eh. Pero eto na kasi parang bouncing ball na ibigay. At si Anak magsiseta pata, nakuha pa. Grabe. Yung third dito mga kaibigan, Tempest of Blaze na ilapag. Pero Krisha nakatakas pa nga doon kompleto yung tropa ng Onyx PH sa pagkakataong ito. Tatlo lang yung Execration, back na agad dyan. Kasi pagka lumaabong pa sila, possible maging error yun for them. Pero Benny Cutie doing some objective sa bottom lane. Kuha lang din mga kaibigan. And for that medyo wala sila na pala parehas. But for that turtle, at least that it was secured by... Sino nakakuha nun? Akai. Ayun, for Akai ba? Hindi, Kupra pala. Kupra, sorry. So, Onyx PH, that will lead the 700 golded kagad. Hindi ko na napansin kasi grabe yung bakbakan. Pero ito, naku po, gumamit na ng Falling Star Moon si Kun. Uy. Pero pwede din patayin mga kaibigan. Tinalunan, hindi titipid din. With that, Hurricane Dance lang din mga dinala sa nakaraan. Ayun, dito ka sa base natin. And yun lang mga kaibigan. Nakabawi ang Execration for that against Onyx PH. Hindi naman nagka-alayo. 3-4. Pero si Kun, it's a big factor. Hero pa ang nakuha ng Team Execration for that moment. Ito, babawi. Hindi pwede, walang gante. Naku po. Oy, grabe naman, pero hindi sumunod si Kari kagad. Okay lang, dahil alam niya na magagank lang din naman siya sa kabilang banda. Coming from behind from Execration, another one. Ultimate na naman din dito with a double kill para kay Hit. Gusto pa ng isa pa, Anak for the third, pero no. That's gonna be 2-4-1 trade. Napatay din naman si Chakno dun sa umangat engagement pa nga dun, no?
Medyo maganda yun ang nangyari dito. Plus dito, oh. Benny Cutie nakapatay pa. Pero Falling Storm Moon coming from Esmeralda. Naku po, si Hate Tower lock lang. Makakatakas naman siya dyan if ever. Kasi walang panghinto dun sa mga, ano niya, sa mga pagtalon sa mga yero, pagtalon sa mga bakod dito sa Mobile Legends. Pero oops, yung bottom lane, nakita natin kung gaano ka-pressure. And Hate, naurasan niya yung blue buff ng Esmeralda. Maganda rin yun para sa kanya. Halos lahat ng buff nila dito, open po. May red buff pa, diba? So, grabe, grabe. Or zero na pala siya, no? Zeus, no? 4-0 na si Hate. So, item check tayo kay Hate. Tingnan natin kung ano yung progress niya. Yun, naku. Oh, endless battle agad, sir. Endless battle agad, ha. Yan ang maganda dyan. Talagang damage is real. Tingnan natin kung masashutdown ba nila dito ang link ni Hate or else dire-direcho ang pag-snowball na itong link niya. On the other side, for Onyx PH, pinaka-crucial dito, bigyan nila ng space si Kari, patabain din nila si Esmeralda, and the later on in the life, sure ball, mahirapan ang execution pag nagka-late game man. Pero for now, dahil nga naman hindi naman item-dependent masyado to si Link, pumapalag ang execution as early as now. Pero actually kaya pa rin namang kontrahin, pero eto na nga si Kun na nakita doon sa maling pagkakataon. Pero katulad ng sinasabi ko, kaya pa rin kontrahin ng Onyx PH yung Ling dito ni Hate kasi bouncing ball yung isang makakapagpapigil dyan eh. Makakatigil dun sa mga atake na kaya niyang gawin o sa burst damage na kaya niyang ibigay. Pero tignan natin dito yung top lane, napapabayaan na. So already pressured na yung top lane, bottom lane pressured na rin dito. Pero ito, si Etomac, lalaban sa dalawa. Tinulak pa nga si Yuki dun, para nga naman kahit pa paano makapalag. Pero Benny Q2, takbo mayaman! Uy, hindi na rin tinipid. Ginamitan na ng ultimate, mga kaibigan. Benny Q2 will go down. Pero sa top lane, mga bestie wap, ayun. Tomb raid lang din naman si Hate. Another one, ban. Oops, each na lang din. 1-for-1 trade plus a tower for execution. And the 7-7 ang ating score. Ayun! Oop! Isang 1-hit na lang sa pool. Dali. Dali. Iba nga si Ed. Hindi ako mamamatay. Hindi ako pwedeng mamatay ng walang kapalit. Ganun katindi yan. Pero tingnan mo si Chuck nyo. Yung vision ni Chuck nung manggagaling talaga sa backlines, pero Hurricane Dance na ibigay, iipitin pa nga yung isa dito, ito burst down na ni Hate, pero tingnan natin si Kun makakapalag pa nga ba sa tatlong players ng execution dito. Patay, at iwan na, pero uy, Tempest of Blades na ilapag, sinayawan na naman, pero uy, hindi masyadong sapat yung damage niya, pero kahit siya, nandun sa bandang gilid, mayroon sumasakit nga na yung damage ng Kari, yung Kari kakaiba dyan, pero oops, si Anak, si Neta pandito, si Chakno at mapapatay dito sa middle lane. Grabe, magandang laban to mga bestie wap. Look at that score, 7-minute game time pala tayo, 9-9 na. So parehas patas talagang, talaga nagkakasubukan ng galing tong mga to. Ang pinaproblema na lang, for Onyx PH, wala pa silang nababasag na tore ng execution. Pero di ba naman big deal kasi madali lang naman to segwayan mamaya. Ang pinaka-crucial dito, magbaugan sila or patayin ng isa't isa para nga naman magka-delay yan sa farm. Pero other than that, naupo, ayun, si Kari, nakita nila. Naupo si Onyx J dito na pabouncing ball, but look at this Hate. Napaka-advanced lang din naman. Ginamit na rin yung kanyang ultimate, pero another one. Set up play para kay J, pero yun nga lang, mukha damay na lang din. Trying to escape, pero yun nga lang, hindi pa rin sapat with a double kill pa para kay Hate. Pero on to the other side, there's an off-cam kill. Benny Cutie has been taken down on our bottom lane. Naupo. Oo, pero pwede itong kuhanin ng execution itong middle turtle nila plus the turtle na respawn after 1 second, and ayan na nga, nag-respawn na. So tingnan natin dito, Chakno, kiniklear lang yung mga umangat lang para kahit pa paano makarating si Hate sa pupuntahan. Nag-aantay siya ng backup, sabi niya, Hate, punta ka na dito kasi pag di ka pumunta, mamamatay ako dito sa pagkakataong ito. Pero eto na nga si paring Hate for the backup. Mukhang lalaban din naman sa dalawang players ng Onyx PH, Tempest of Blades na ilapag. Pabilisan na to ng kamay, pero uy, medyo nasasaktan siya. Eto mak naman ang tutulong para sa kanya. Pero si Madam Anak, talaga namang susugurin yung isang players dito. Makukuhanan pa at makapatay. Mga kaibigan, grabe ang pinapakitang galaw dito for both sides. Walang gusto magpatalo. Look at this 11-11, make a wish. By the way, shoutout nga pala kay Maria Ulfan Gonzalez sa mama ni Hate. Ayan, alam ko nasa ibang bansa na nakakawentuhan ko si Hate. Ayan, shoutout po dyan, tita. Stay safe po. At see you soon. Ayan, see you soon. And dito si Hate sa bootcamp, napakabait pero napakalupit. Ay, ito na, naku po, nasetapan lang din, mga kaibigan. Pero yun nga lang, naku po, nadali si Sagitno dun or si Mae na nakikita natin. Sa top lane, si Benny Cutie, simpleng segue lang din naman. Kunyari, di ako kasali, syempre. Lang to, apat lang sila lang. Sneaky move lang. Actually, si Benny Cutie kasi, siya yung, uy, teka lang, may naipit pala dito, makakat lang natin ang bahagya, pero Tempest of Blades na ibigay, hindi na makakataka si Anak sa pagkakataon na yon, at legendary pa si Hate. So, tignan mo naman yung na-build na dito, Blade of Heptasis. So, kung sakaling sino yung makikita sa niya sa top, na nag-iisa, matik yun.
Oo, maano nga to, instant additional damage tapos may endless battle pa, 'di ba? So patong-patong na. Fury pa pala. Patong-patong na lahat 'yan, mga besties, di na nga in-upgrade yung sapato. So feeling ko bebenta niya din naman 'yan kagad eh kasi hindi naman din talaga crucial. Kailangan niya lang sana movement speed kanina eh, sa early. Hindi naman crucial pero, yung ano eh, yung pero okay naman niya. Kasi yung damage din nung carry masakit na. Ang problema, lagi lang talagang nakikita ni hit tong si Kari. Kaya nabibigyan. Though nandoon naman si Jay. Pero eto na nga si paring Chuck. Nakita mo yung damage ng Kari, 'di ba? Medyo masakit na pero oops, lalaban doon yung tropa. Oh, Tempest of Blades na ibigay na at lolabanan yung apat. Grabe naman 'yan. Na make it 5. Naku, dadapa si Hate dito sa pagkakataong ito. Grabe, mga at least na shutdown na nila dito si Hate for the first time around. That's the first death din naman ni Kuya Hate. So tingnan naman natin dito on the side of Onyx PH sila na lamang pagdating sa KDA score, tas hindi na rin naman nagkaalayo pagdating sa gold lead. So Onyx PH is now doing their best to get that to get that Benny Cutie onto the top lane. Patay mga best to up tatlo ang patay dito sa side ng Execration. So pwede naman din naman, the first lord is now up. Yun nga lang, sino kaya makakuha nito? Ito ang malaking factor na makapagbabago ng laro. Sa sakaling makakuha ng Onyx PH to, biglang tagilid ang buhay ng Execration dito. Pero kung Execration man makakuha dito, ganun din, mahirapan din ang Onyx PH for this moment. Pagali palupitan na lang sa asaali. Pero kasi dito, teka lang, mabibigyan nata ng Hurricane Dance. Pero uy, nice flicker coming from Yuki dito, nakuha na lang si paring eh, tumak pero kapag ultimate din naman para makatakas dun sa pagkakataong iyon. Naku po, nakatahanan dito na yung buong tropa ng Onyx PH for the Lord side. Mm-hmm. So, it's either a fake Lord or wag na kasi wala nang ultimate si anak na maibibigay. Plus the ultimate dito ng isang Esmeralda, ubus na rin. Though meron namang damage ang isang Esmeralda dahil may Holy Crystal na siya. So, kayang-kaya niya lang pumalag dyan, na pero opte, kailangan mukhang lalaban lang ng bahagya. Gugulatin lang si Etobak ng Berry Light, pero oops, si Chakno, mukhang nahuli pa nga yung isa, pero hindi na nila gogawin ito, pero Krysia. Nice, Krysia doon, ang lakas ng damage na kayang ibigay, Tempest of Blades, binigyan po yung apat, pero yun na, yung kumontra, dun sa galaw, na napakabilis. Yung bouncing ball. Ayun, nakakuha na mga kaibigan. Apat ang patay dito onto the side of Execration. Ladies and gents, kumpleto pa ang Onyx PH. They can do a push dito sa middle lane or a lord. Yes. Napakaraming option na pwedeng gawin ng Onyx PH knowing the fact na apat ang patay onto the side of Execration. Pwede na, eto na. Oy, pwede. Pwede. Maganda kasi sa Onyx PH ngayon. Tingnan mo, akong ako sa tingin lang. Yung lineup ng Onyx PH, kumpletos Recados. Meron silang Esmeralda. Meron silang carry. Kung mamatay man yung carry dito, Esmeralda yung kaya magbigay ng damage. For the Execration naman, kailangan lang nilang i-shutdown dito or patayin si Hate. After nun, mahihirapan yung Execration magbigay ng damage para dito sa Onyx PH. Oo, tama ka dyan. So, pagka ganito mga ibigan, problemadong exe, especially late game na to. Pagka tinan mo naman tong carry na to, endless battle, golden stuff na, hindi na biru din sa asaali. Tapos si Kun pa, ito ang pinangalan yung problema dito, yung Esmeralda. Mahirap na yung patayin mamaya, tapos manlalambot pa si Sagitno sa kanya, si Uranus. So, feeling ko, talagang magkakapapakitaan tayo ng game number 3 dito kung sa asaali, even though na game number 1 pa lang tayo. Ako, gusto makakita ng mga malupitang pang-action by this time around. Pero ito si Chakno, naku po, nahabol ng dalawa, pero disengage lang. Chakno pala dito, 0-5 na standing, pero big deal. Siguro, wag lang talaga mabibigyan ng bouncing ball pag nakapaglagbas ng Tempest of Blades para makagalaw siya ng maayos. Pero syempre, ibibigay at ibibigay ni Jayon para to counter out skill nga naman, di ba? Kasi kontra yun eh. Pagka nagba-bouncing ball siya, hindi siya makakapunta dun sa mga swords niya para mag-regen yung energy. Pero eto lang kasi anak, nakuha yung dalawa. Nice setup yun para sa kanya. Pero Chakno dito, nakuha. Si ate mo nga Kun, or si Kun pa nga din dito. Pero apat ay buhay pa rin, or lima ay buhay pa rin. Pero umaapoy silang lahat sa gitno, bottom lane na lang yung gusto nilang kuwanin dito. Pero si 8, papatayin ata si anak sa pagkakataong ito. At Tempest of Blades na ilapag na niya. Pero pinasok ni Jay. Grabe naman yung mga bestiwa, pero ito pa another one and monster kill dito for Onyx PH. Si Hate din doon, namatay na lang din, kumpleto pa ang Onyx PH for their rosters. Paano nga yung dedepesahan to ng Execration para sa ating game number 1 na upo? Ayun, binasag na, and that's it yata. Hindi pa, dinedepesahan pa din. Pero yun nga lang, for that first game natin ng laban na ito, this score will go to Onyx PH. Grabe, isang